welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, very quick lang tong video na to. And kasi gusto ko lang sa inyo i-share yung experience ko with my TikTok account. Last October 4, pagkagising ko, nagbabrowse ako sa TikTok ko. So meron pa akong na-post na video, meron pa akong huling pinost na video with Ate Bella. So after that, after ko mag-breakfast, nagulat ako biglang nag-pop up dun sa TikTok account ko na you are permanently banned. Ganon. Andyan, ifa-flash ko yung lumabas sa TikTok account ko. Tapos hindi ko na siya ma-open. So, kinabahan na ako and nag-worried talaga ako. So, minessage ko si Ate Bella, sabi ko, Ate, na-banned yung TikTok ko. Tapos nag-message din ako sa mga kapatid ko, sabi ko, na-banned yung TikTok ko. So, natakot ako. So, nagtanong-tanong ako kung ano yung pwede kong gawin. Tapos nag-research din ako kung ano yung pwede kong gawin. And then naalala ko si Ate Queenie. Si Ate Queenie guys is isa siyang sikat sa TikTok na pamangkin ko siya. And aside sa pamangkin ko nga siya, sobrang dami na niyang followers. So sabi ko baka matulungan niya ako since matagal na siya nagti-TikTok. So minessage ko siya, sabi ko sa kanya, Ate Queenie, naband yung TikTok ko, anong gagawin ko? Ganyan. At sinanong niya ako, ano daw yung pinost ko, ganyan-ganyan. So in-explain ko sa kanya lahat. And then sabi niya sa akin, advice niya ako na mag-email daw ako sa TikTok Philippines. So ginawa ko din, nag-research pa din ako. Tapos sinunod ko si Ate Queenie, nag-email nga ako dun sa TikTok. So dalawa yung TikTok email address na ginamit ko. Isa yung feedback at tiktok.com. And yung isa naman is yung creators at tiktok.com. So sa dalawang email address ako na yun, nag-send ng email. Continuously. Simula umaga hanggang nung tanghali, nag-email na ako sa kanila. Paulit-ulit ako nag-email. So, hindi lang 10 times, more than 20 times pa ata. So, hinihintay ko, binomonitor ko siya the whole day kung may reply. And then, siguro after lunch, naka-receive ako ng email reply sa kanilang dalawa. So, sinunod ko yung instruction doon. Ang lumabas kasi ganito, lumabas to sa email address. And then, click ko lang yung click here. Tapos, pag kinik mo yun, mapupunta ka na dito sa share or feedback share na to. So, ayan. After dyan, i-accomplish mo yan. Tapos, ilalagay mo sa dulo yung reason or bakit nga na banned yung TikTok mo. So, parang ganun, i-explain mo doon. So, ayan. Paulit-ulit din ako nag-message dito. Siguro, mga more than 20 times din. Paulit-ulit sinend ko. Kasi nga, doon din sa mga napanood ko na naka-encounter ng same with me, ang sabi nila, syempre, sa dami ng nakaka-experience, sa dami ng TikTok account na nakaka-experience na nababanned, so, baka hindi mapansin ni TikTok kung hindi mo dadamihan yung message. So, talagang pinag-ulit-ulit ko yung message. And then, nung maghapon na yun, sobra ako na-depressed. Kasi sobra talaga ako nalungkot na baka hindi na babalik yung account ko. That time, I have 24,000 followers. So, hindi pa ganun kalaki. Pero, syempre, masakit para sa akin yun. Kasi, ang dami ng videos, ang dami ko na ding followers, diba? So, nakakalungkot talaga. So, kaya maghapon yun, sobra na akong nalulungkot. Tapos, iniisip ko na din kung gagawa na ba ako ng bagong account. Sabi ko, wag muna kasi baka naman, yun nga, baka mapansin ni TikTok, baka mabalik pa yung account ko. And then, guys, after ilang oras, mga siguro mga around 3 or past 3 o'clock in the afternoon, nagulat ako kasi minomonitor ko siya, di ba, from time to time, yung TikTok account ko. Tapos nagulat ako, minessage ako ni Ate Bella, sabi niya sa akin, Nay, okay na, nabalik na yung account mo. So grabe talaga, para akong ano, nandlamig talaga ako. Tapos yun nga, nakita ko nga na okay na yung TikTok account ko. So nakakatuwa, and sobra ako na happy kasi yung mga napanood ko guys, nakatulad ko na naka-experience na naban sila sa TikTok. Yung iba sa kanila, 7 days or minsan more than pa 2 weeks inabot bago talaga na-recover yung account nila. So ako nakakatuwa kasi yun nga, wala pang 24 hours, nabalik na yung account ko. So guys, if ma-experience nyo, pero wag naman sana. Pero if ever lang na may ma-experience kayo na gano'n na ma-band yung TikTok account nyo, gawin nyo lang din yung steps na ginawa ko. And for sure, yun nga, dahil na-experience ko, pababalik din naman yung account ninyo. So yun lang guys, shinare ko lang sa inyo. Thank you for watching. I hope mag-subscribe kayo and like this video. Thank you.